Inong Ibarra, magbalik na lang tayo ng damit upang madali tayo makatakas. Ngunit ikaw ang mapapahamak. Wala na tayong oras ninyo. Halika na! Ibarra! At doon nagtatapos ang kwento ng Noli ni Tami. Wala na bang magtutuloy ng kwento? I mean, part sequel o part 2, hindi ba? Oo! Meron! Gusto niyo bang ikwento ko? Oo! Bueno, mga senorita, senorita, kumanda kayo sapagkat dito niyo malalaman kung ano ang mangyayari sa pagtutuloy natin sa isinulat na kwento ng ating isang kuyan ng ating kasaysayan. Tunghayan natin ang pagpapanakalimig ng mundo ng Elfin Boasteries. Hindi ito maaari. Anong gagawin natin? Pwede bang pakainaan mo yung boses mo? Ako ba kinakausap? Bakit? May iba pa ba na susumigaw dito? Hindi mo ba ako kilala? Ako lang naman si Gina. Tonya. Nais ko malaman mo kung bakit ang bagal ng takbo ng barko. Napakababaw. At iyon ang tatahapin natin. Kung ating bibilisan, tayo maglalagos lamang sa bukiring iyon. Wala akong pakialam. Gawan niyo ng paraan yan. Hindi dapat ang barko si Sisya. Dapat tayo ay magbukay ng isang kanal mula sa paglabas at pagpasok sa ilog ng pasok. Sa ganoong paraan, ay mas mapangbilis natin ang paglalayas ng barko. Doon si Moon. Saan ka naman kukuha ng napakaraming salapi? Kung maraming salapi ang magagamit, maraming bayan niya masisira. Hindi ako sumasang-ayon sa ideya mo niya. Paano naman ang mga magagawa? Hindi mo man nabas na inisip? At kung sa tingin mo ay madali lang iyon, tila nagkakamali ka. Ayoko na ngayon magtalo sa isang taong saradong kanyang utak. Kung kailangan nila, West Manila, ano pa bang silbi na binibilang ko? Hindi ba? Kung gayon, pagtrabahuin ng mga baon na yan, bata man ang matanda, ay pagbuhay. Diba yan ang mga paraan ng pinamigay sa kaisuya ng Roma? Kahibangan na kahit kaunti-unti, wala kayong kalamalam sa kasaysayan.
Walang modo, tila na isang mulatong Amerikano. At sabihin mo, tila isang Ugarines. Basili, tila bang nalang naman yun? Wala lang ito. Siya nga pala. Malayo ko pa tayo sa tingdo ko itong magpupunta. Malapit-lapit na rin namin. Gusto ko na makarating doon. Sabik na ako sa pagpatayon ng akademi at pagpupunta. Napakaganda talaga ng tanawin mo. Napakatahimik. Napakapulot. At napakaganda. Tunay nga ang napaganda. Sana'y may natiling ganito hanggang sa kasalukuyan. Pero kahit ganoon, ikaw pa rin ang pinagandang tanaw para sa akin. Ngunit, hindi ko pa rin maalis sa aking isipan na ikay aalis na naman, Basilio. Tuli, kahit man ako ay aalis, babalik at babalik ko rin ako sa aking pinagandang tanaw. Basilio, batid mo naman na magtutulad ng matiting kalungkutan sa akin. At tanging mga alaala lang natin ang magsisipin ko na ikaw'y nariyan na lang para sa akin. At ako'y nagmahal pa. Sa oras na ikaw'y lumisan, ako ba'y makakabalik sa akin? Tumalikod ka muna. Ang pintas na to ang magsisilbing tanda ng ating mga alaala at higit sa lahat ang ating pagmamahalan. Sabi ni Padre Camora na ang kainaan daw at kamara ng mga galito ay dahil daw sa painom ng napakaraming tubig. Pagkasabi naman ni Padre Camora, kung siya iinom ng tubig sa halip ng alak o sa dera, marahin nakabuti ito sa tao. Alam namin mga Pilipino na ang tao sa amin sa ito. At sila naman daw mga kusmila kayo po. Sana alam na rin lahat ng tao na ang tubig o sa'yo pamatay sa ako. Kailan naman mangyayari ang pagbulaga ito? Iyan ang hindi ka bulagan, Senyor. Kundi patas ng kaligrasan. Bueno, Senyor. Bueno. Teka. Namumukhaan ko ang pangyo. Gusto ko, alam mo ba ang nangyari kay Jesus de Matara? Aha! Si Ibarra? Bueno. Ayon sa kawal ay sa gubat nila huling nakita si Jesus de Ibarra. Ngayon ay magdalabing tatlong taon na iyon. O ba yun? Ang kanyang labi ay? Ang kanyang labi ay kasama sa bangkay ng kanyang tatay. Mga kinibus tayo. Kailanman hindi magkakaroon ng isang Tulungan ko ba kayo? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang mabigla, Ginoo.
At sino ba ako sa palagay mo? Kung maaalala mo, sa mismong puok na ito, tayo nagkita. Ikaw ang taong aking ginagalang. Ang akala ng iba na namatay na. Malagay yung pagbabalik. Para. Isang nakamamatay na lihim ang isang. Isang lihim na maaari mo. Hindi mo ba naisip na maaari mo itong kasama? At kung mabunyag mo ang mga lihim na ito, ay maaari mo masasira ang aking buhay. Dahil simula sa pamalaan ng isang mongke, naglayag ako sa buong mundo. Mula maghapon at magdamag, nilibot natin ang mga panlipon ng puno ng mga kayamanan upang wasakin ang ating ninyo. At ngayon nagbabalik ako upang makapagganti sa kanila na kahit kailangan ko pa ang kulayan ng lupa ng luwa at dugo. Ngayon ang pagkakataon, pare-padid mo sa akin kung bakit ka narito. Ako'y may sandata, kayo ay wala. Maari pa kayo mabuhay, basta wag na kong bumalik dito. At inakala kong hindi ko ipagdarama sa huli ngayon. Sasama ka ba sa akin? Confluently. Gracias, Dios! Napagandang mensahe, Padre. Talagang antig ang aking puso. Salamat. Ngunit sa biyaya ng Diyos na antig ang iyong puso. Oh, Padre Camora. Buenas noches, Padre. Padre, anong ibig sabihin ng mga Guardian Civil na tataas naman ng buwis ng aking lupain? Kung hindi mo kaya ng payat at buwis, pagbuti pa, bigay na lang namin na kapaling daw sa akin na silang presente sa lupain na yan. Tugot pawis ang pamilya kong nilaad ng lupain yan. Ang aking dugo at buhay ay ang kailangan niyong makamtan bago niyo pa makuha ang aking lupain. Halip ka! Ayaw ka! Ha? Padre, anong gagawin natin sa misterong iyon? Mabuti pa. Bigay na lang natin sa mga tulisan. Oh, ano talis? Di ba ang tapiso o kapalit yung buhay mo? Oh! Tumayo ka! Pero... wala na akong metidara! Halika na dito! Huwag ka na mas- tumayin ka! Inutil! Mawa kayo! Halika na dito! Halika na dito! Mawa kayo! Hola! Buenos noches, Capzantan! Nandito pala kayo! Pasok! Meron ako mga tinitindas dito. Isa rito ay pagmamayari pa ni Cleopatra na nakuha ko sa piramide. Meron din ako mga sensei na dating pagmamayari ng mga mamamataas na babae sa Romana. Marahil yaong ipinadala ni Hannibal matapos ang digmaang Canes. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dating pagmamayari ng mga babaeng taga-Roma na nakuha ko sa Pompeya. Meron din ba kayong rosaryo na ebidensyo ng Papa, Ginoong si Timon? At mga bagay na mula sa Roma at mga pandemosyon? Nakapagbigay sigurado ang katawaran, hindi man lang magigisan? Bigot ang masina, baka taas ang tali, Ginoong si Imbo yung presyo. Maaaring yung tignan mabuti at baka mahanap niyo ang mga alas na gusto niyo. O kayo, wala ba kayong may pagbibili? Lahat ng mga lakas ng aking ay pinabili na. Walang ganong halaga yung nabili. At ang Agnes si Maraclara? Tama. Iyon ay isang lakit na may brilyante at smaranda. Iyon ay sinuot ng aking kaibigang si Maraclara bago siya naging mongha. Nagustuhan kong disenyo. Pagbibili mo ba ito ng 5,000 piso? 5,000 piso? Oo. 5,000 piso.
Kung ako sa iyo ay itatago ko ito na para sa Clara. Ang mga nakakita kay Maria Clara sa isang kumbento ay nagsasabi siya ay payat na, mahina, at halos hindi pa magpapagsalita. Kung kaya't ipinagpapalagay ng lahat na siya ay isang mamamatay na santa, mataas ang tingin ng Padre Salvi sa kanya. Siya ang Padre Confessor nito. Marahil ito ang dahilan kung bakit ayaw ipagbiling huli ang mga Agnos. Mas ipinili pa niya ang isang laang kanyang sarili. Ako'y mauuna. Sige, Bibi. Paalam. Sige, mauuna na rin kami. Tara. Salamat din sa pagpunta. Don Simon, kung mararapat ninyo, pupunta lamang ako ng bayan upang kausapin ang anak ko tungkol sa legkat ang pinabili nito. Sige, mag-iingat ako, Besong Tanis. Sa tinatagal ng aking panulukala, ay sa wakas, natagpuan ko na ang aking mga kaibigan. Mga hype kayo! Isa! Iwan! Vicente! Wag! Maawa ka! Wag! Itay! Saan ka pupunta, Itay? Tagdagan niyo ba ako, Hermana Bani? 500 ko kasi kailangan niyo, eh. Maraan ko pagkakapagulapintas. Hindi ko po maaaring ipagpagulapintas na ito. Sabagay, ito po'y napakahalaga sa akin. Bakit hindi ka tumulong kayo ng Lagrancha? Sigurado magtutulungan ko. Hindi na lamang mo bali, Hermana. Sige na lang kung ako bihingin ng kakulungan. Maraming salamat po. Kailangan gawin muli. Tatang, ito na lamang kung naisip kong paraan kung pumailitas natin si Ama. Ngunit hindi mo ba kailangan yung sakripisyon niyo sa rin? Pero Tatang, siga gawin ko pong ipagbatid natin makakapunong kay Ama ang pagbibentahan sa akin. Eh sabi ko lamang po kayo sa iyo na mahalin mo na. At siya lamang nagkailangan aking mamahalin na mag- Magandang araw po, Tatang Selo. Maligayang kapaspan po. Maligayang kapaspan po, Tatang Selo. Tatang Selo, nasan po si Uling at si Cabezang Tales? Tila na iisa kayo dito. Tatang Selo, ano po problema? Bakit hindi ka nagsasalita? Tatang Selo? Tatang Selo! Tulong mga kapitbahay! Si Tatang Selo napipe! Tulong! 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 Paso.
Hindi ko po alam kung paano nakakabayad sa inyo. Ah! Madali na ko yan. Hindi ko nakikiralan na po at pagsasilbihan mo po bilang isa ka. Girls and Tendents? Hindi mo ba alam na pinapaparusahan ng Diyos ang mga kumakakasalanan kagaya mo? Sandali, naaalala ko. Sino ba yung lintik na basilyo na yan para tubusin ka? Hindi niyo ba alam na ako ang nagmamay-ari sa iyo? Siya na po, hermana. Lintik, nasa alam ba? Pinagtutuunan ko ng pansin ang pagtuturo. Mayroon pa bang iba? Ang kahilingan po ng mga mag-aaral ay magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Ano sa palagay niyo? Ano pa bang mag-iisip, General? Ano pa ba kundi ang kahilingan ng mabuting panukala? Makapagtataka na nasa 6 na buwan ay pinag-iisipan pa rin ito. Dapat itong pag-iisipan mabuti. Ang kanilang kahilingan ay hindi napapanahon. Ito ay may malaking epekto sa ating karapatan. Ang kahilingan ay kahina-hinala, Kapitan General. Huwag kayong magpoto. Yan ay isang tahimik na paghihimagsik. Kapitan, sa mga tulad, sa aking palagay, dapat itong ipatupad na may pagpatuloy at pagtitiwala sa mga tao at katatagan ng pamahalaan. Pero, maaari natin itong bawiin kung sila ay nagmamalabis. Bakit natin bibigay ng mga kabataan ang buwakad dito? Kung ang kahilingan nila ay makabuluhan. Hindi nyo ba naisip? Hindi maaaring matuto ng kasila ang mga Indyo. Maaaring sila magsimula kay pagtalo sa atin. Sila ay magiging kaway at kailitan ng Diyos at Espanya. Isang salita pa. Ang usaping ito ay hindi nalilimita sa pagtuturo ng wikang Kastila. May nakakubling layunin laban sa pamatasan sa Santo Tomas at mga mag-aaral nito. Nananalang sa usapang ito. Huwag sana sumama yung loob mo sa akin, Padre Salvi. Ngunit, ang pagtuturo ng wikang Kastila ay may gagawa ng walang pangamba. Kaya, ito ay hindi pagkatalo ng pamatasan. Sila rin ang unang nagagalit kapag pinaparusahan ng walang kasalanan. Kung gayon, ay pagbigyan natin ang kanilang hiling. Tumututol ako, Padre Fernandez. Hindi maaari! Ano yan mangyari? Imposible! Hantong namang ito sa isang imagsikan. Hindi pa natin alam yan, Padre Camora. At baka nga makatulong yan sa atin. Napakamuwang mo. Akala mo ba papayag sila sa mga kagastuhan ng mga bata? Mga Ginoo, kanina mo na atay na kain. Ang mga nasasayang bagay na ito ay dapat pinag-uusapan habang ang hinagas. Maaaring hindi tayo matinawan, Kapitan. Kung gayon man, ay pagpapabukas na lamang ito. Mga kapatid, konting-konti na lang at matutupad na ang ating pagpapatayo na akademya. Huwag tayo pa wala ng pag-asa. Huwag muna tayo magsayas.
Hindi pa ito masisiguro sapagkat taliwas ang mga priory sa ating palupalo. Malakas sa kanilang kapit na general. Sila sa lubang, hindi makapag-isip sa kanilang sa lubang. Wala akong sinasabi ganyan. Ngunit sabihin niyo sa akin, lubang ba siya namang priory niya para hindi pa hindi ng pagkakaroon ng katulad? Iyong maliwanag na ang pagtuturo ng Kastila ay pagkipakinabang. Marahil takot lamang sila na maunawaan ng mag-aral. Isa na sa pangalit nito ay ang karangalan ng bayan at ang universidad. Iyan ang mga limang karangalan ito. Para saan ba ang universidad? Institusyon ba itong pawang kamangmangan? Ang punto ay kahit anong kusang palo mula sa mababa ay nagkahayag lamang ito ng kabiguan. Walang pati ngayon ang masamang marim, matiwala muna tayo sa kamalang. Ang bukang niwayway ng bagong araw ay malapit na. Ang panahon ay nababago. At nagsisiguro kung marami pang panukada, hindi pa natin sila sa pantahap. Ang inyong samahan ay tapat at layunin na padaliin ang pag-aral ng daan-daang mag-aral. Sinasabi ko ngayon pa lang sa inyo, tayo panalo na sa digmaan. At ang pagsisikap natin ay magiging palo sa ating bansa. Mabuti. Mabuting mabuti. Subalit sakalin sa lahat ng sinabing sa kanila, ang general ay patuloy na humihingi na payo at hindi ibibigay ang pahintulog. Kung nais ng general ang ating ikatuto, mga Ginoo, hindi tayo mawala ng saysay sapagkat ang pagsisikap natin ay naisa katuparan ninyo na hindi nagawa ng iba. Nalis ninyo ang kanilang maskara. Mabuti. Sandoval, masasabi ko iyon kung ako ay isang Kastila. Ngunit hindi. Mabuting balita, mga kaibigan. Tagumpay, mabuhay ang wikang Kastila. Paano natin siya makukumbinsi? Si Pepay. Ang mananayaw? Oo, tama, si Pepay. Si Juanito. Kaibigan ni si Pepay, maaari mo siyang kumbinsi. Ang gamit natin si Paddy Irin. Labis na rin si Pepay. Ang gawin ko. Napitin natin. Tagapain sa batas. May mananayaw rin ba sa pinagpasta? Gumawa mo tayo ng marahal na paraan. Ang Ginoo ay ibigin ng aking ama eh. Pwede ko siyang pakiusap. Ano pala si Bunga? Hindi ka nagpakahirap ng aral. Para lang mapatsyain. Yan, pasunupan ng mga tao niyon. Hindi ka nag-aral ng mabuti. Para lang matratuhin ka nila na gano'n. Maging kantika. Maging kantikas ka nila. Maging kantika! Mga malibuyo. Walang ya! Ah, di ba? Ano pa may eskomitigan sa'yo? Na talaga kayang pagmamatrato ng mga pwede sa atin. Sa ating lipunan. Sa ating ginagagalawan. Kaya pa, mamanapatin niyo. Gusto kong mag-ibang bansa. At doon mag-aaral. Para pagbalik ko dito, ay tsak na maghihiganti ako sa kanila. Kung gayon, tulungan kita. Ito na po yung mga kapatid ko. Ah, tila nakita ko na ang aking hinahanap. Sa teatro at alam kong dito ka dito. Kumusta may sakit? Halos hindi na tumitiro ang pani. At mahinang magna na ako. Maaring bukas, kalaway, makamatay na siya. Isang sulak sa kalawa ng kapatay. Katulad ng Pilipinas. Kailo pang nakapanghina sa kanya ang kanyang mga bangungot at katulad ng kumalaan. Sino?
gabi, hinanap niya ang kanyang manok. Ang sasabungin manok na tatong tao ng kapatan. Auxilio, makinig ka sanang mabuti. Mahalagang bawat sandali, isang oras na lang ay magsisimula ng paghihinsikan. Wala ka nang makita kundi labanan at patayan. Inihanda ko ng lahat at ako'y magtatanggol. Ang hindi kakampi sa akin ay ituturing mong kalaban, Auxilio. Meron akong paandog sa'yo ang iyong kamatayan o ayong hinahari. Aking kamatayan? Makakingin ka? Sa panig ng pahalaan o sa atin. Sa piling ng mga lupit o sa iyong bayan. Pamili ka. Wala ng oras, Auxilio. Kailangan ng pangiliklas. Sa piling ng mga lupit o sa tulay. May sarili at lahat ko at mga tao na pinamahal. Sasama ka ba sa akin o mapapahama ka ng mga tauhan ko? Anong dapat kong gawin? Ako ay ang namumuno sa isang kilusan. Ikaw ang namumuno sa isang pangkat. Sa gitna ng kaguluhan, buksan mo ang kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang mga tao na pinakakahalagan. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Gusto ko mabuhay para iligtas siya. Huli na kayo. Ilang araw na siyang masalit. Matay na si Maria Clara. Hindi maaari. Namatay na hindi ko malanakita. Namatay na hindi niya malang alam na nabuhay ako para sa kanya. Namatay na nagdurusa. Maria Clara! Napanin kong balita kung gano'n. Di bale na. Pupuntaan ko muna ang aking magapang asawa. Nakakabiglang nandito ka. Kaya napagtipan sa akin. Paano yun? Nanig na gabi, hindi mo man ako kinansin. Tinitigan kita mula una hanggang matapos ang dula. Ngunit ang iyong mga mata, hindi maalis sa mga artista. Masa yung mga mata ko. At ang ideyang pumunta ka, kahit napag-usapan tayo. Pinilit lamang ako ng aking aral at umayag sa pag-asang makita kita. Ngunit, anong kaguluhan pumunta si Belay? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang aking ali lamang ang umiibig sa kanya. Pinapalala ng iyong mukha ang dali sa langit palalaki. Kung doon na kayong malaya tulad ng hangin at iwanan na walang hadlang sa kalawakan. Ngunit balita ko'y daraan pa sa mga bundok upang makapunta roon. Tila maraming lintak ang matatagpuan sa daan. Maglalakbay lamang ako kapag nakakarawahe o nakatren. Hindi magtatagal ang buong kapuluan ay magkakaroon ng daang bahal. Ngunit kailan pa? Kako'y uugod-ugod ng dalaga? Naniniwala ako ng dali lamang ngayon. Sapagkat kami minsan na rin nabigo, pero patuloy namin pinagsisimu. Siglain ang pagtatsaga at kabayanihan na gatibala na ito ay aginawaan. Pangarap? Paano kung wala kayong ipala? Makinig ka. Alam kong gaano kita kamahal at alam mo rin yan. Gayon pa man, kung walang mangyayari sa aming pagsisikap, ay pangangarapin ko ang inyong mga ngipin. Papalad akong mamatay na sumisilang sa iyong makampatang makulaw. Sasabihin ko sa buong mundo, sa harap ng lumpak na ang aking iniibig ay pinagtanggol ang karapatan ng aking bayan. Polita! Halika na! Baka sipunin ka.
Kahit ako'y pinatanggal na ng visceral sa mga kasutin na sa'yo, pero mananatili pa rin nakadipin ang mga imahin ko sa kanila. Kakakasala ba talaga ang pagkakasala yun? Oo nga, puno ng pagbabanta at pagyayabang. May kalakasan ng loob ang mga nagkabit ng mga iyon. Sino ba ang mga nagkabit ng mga paskil na iyon? Malalaman din natin yan. Hula ko, maraming magtitiwalang bupa sa kanya at magiging ko. Hoy, ano mangyayari dito? Kayong may kasalanan nito, no? Wala pa lang hindi nalaman dyan. Wala pa kami kasalanan dyan. Ayan, umalis na yun sa pamamahay ko. Sapagkat, hindi na kita kinakailangan rito. Nasasakal na po. Wala akong pake. Umalis ka na, sapagkat, ilalagay mo lang ang aking buhay sa panganib. Si Basilio ay sinasala sa mga paskil. Dahil niyan, nagalit ang mga prayo. Tiyak na nagubulok na sa bilanggo si Basilio. Ano po, si Basilio? Bingi ka ba? Narinig mo naman ang sinabi ko, hindi ba? Oh, ano pa ang tinutunganga mo dyan? Alis! Bianaki! Alis! Hermana! Hermana, totoo ba? Totoo po ba, Hermana? Umilawan ka, Ina. Ano ba pinagsasabihin? Nabalitaan ko kung nakakalungoy lang si Basilio. Totoo po ba, Hermana? Nakakalungkot isipin, pero oo. Totoo iyon. At marahil ay ipapadala siya sa Carolinas. Basilio, papaano? Saan po ako hihingi ng tulong para palabasin siya? Si Padre Camora ang pinakamainam na puntahan. Dahil isang salita lamang ng pare ay makakalabas na si Basilio ng kulungan. Lalo, ayoko pong puntahan si Padre Camora, Hermano. Wala ka ng ibang mga gawa. Yan na lang ang pinakamainam mong gawin. Ngunit, alam naman nating matinik sa babae si Padre Camora. Ayoko siyang puntahan, Hermana. Hindi na ito kayang gawin sa'yo. At maraming mga gandang babae sa bayan. At ikay isang taganayon lamang. Pag-iisipan ko po, Hermana.
Huli! Huli! Bakit ba ito nangyari sa'yo? Diyos ko! Thanos Justicia! Hindi ka karapat-dapat mamatay! Huli! 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 Narinig ko na ang nangyari sa Beth. Ha? Ano nangyari? Nagsabi-sabi raw na may babaeng tumaloy sa bintana ng kumbento. At ito pa, namatay daw ito. Ano nangyari ito sa bato? Kawawa naman ang dalawang iyon. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagtalo? Kaya niya sana makamit niya ang muskong. Sagani, labas! Okay? Sige, nandunay ka nito dito. Punta ang room ni Paulita. Bilis! Basilio! Sino? Napadalaw ka. Kumusta ka na? Ayos lang naman. Ikaw pa lang magbisita sa akin. Nagagalita ako sa iyo. Ano yun, Sino? Nawawala si Tanong Selo. Paano na nangyari yun? Paano na si Uli? Si Guli. Wala na si Guli pa sa inyo. Hindi. Hindi ito maaari. Nahulog siya sa bangin, Basilio. Wala na si Guli! Hindi. Hindi ito maaari. Guli. Hindi ito maaari. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano? Sa gani, kakasal na ako sa ibang tao. Hindi ba mong ituloy? Sana'y maintindihan mo. Kapag hindi ako tumuloy, magiging kahiyahiya ako sa mata ng ibang tao. Nasasakal na ako sa gani, nasasakal na ako! Pero... Sa gani, kung mahal mo ako, pakawalan mo na ako. Simon, pinatay na nila si Uli. Ginawa na lang sa akin. Sasama na ako sa'yo. Tara na. Tara na at maghanti. Aking mga kapatid, lalaban tayo para sa bayan! Para sa bayan! Padre, pabuksan mo ninyo ko. Oh, si Moon. Humiga ka muna dito. Padre, huwag ho kayong mabigla sa aking ibubunyag sa inyo. Si Moon, huwag ka muna magsalita. Hanap ako ng tutulong sa iyo. Padre, wala na akong natitira pang oras, kaya makinig kayo ng maigi sa aking sasabihin. Ako po si Juan Crisostomo Ibarra. Pumunta ako sa ibang bansa at iniwan ang bansang kinamulatan ng aking mata. Ang bansa na gusto ko sanang ipaglaban. Umalis ako, wala ang kayamanan ng aking mga magulang. Gamit nun, humanap ako ng paraan kung paano ako makakabalik sa ating bansa na hindi nakikilala at bilang ibang tao, bilang si Simeon. Ginawa kong lahat ng aking makakaya upang may patuloy at magtagumpay ang aking mga balak. Ngunit bakit ganoon? Tila'y hindi ako tinutulungan ng Panginoon.
sapagkat mali ang paraan ng iyong paghihiganti. Inaamin ko pong ako'y labis na nagkamali. Ngunit, dahil lamang ba sa pagkakamaling iyon, ay pagkakaito nila ang kalayaang hinahangad ng lahat. Ang kalayaang hinahangad sa ating pinakamamahal na bansa. Madre, kahit ang kaya nilang putihin ng ating huli pa iyon, kahit may hindi nilang maaaring agawin ng ating mga buhay, hindi sila magbumayari ng ating kinukuhaksan. Lang tayo lamang pag-asa at may hawak nito. Padre, ikaw lamang ang bahala sa kayamanan at aking iiwan. Sa tingin ko, hanggang dito na lamang ang aking paglalakbay. Sa wakas, makakapili na kita, Maria Clara. Naway mahanap mo ng matagal mong ninanais. Itago ka nawa ang kalikasan, kasama ang mga perlas at korales sa walang hanggang lalim ng dagat. Kung sa isang dakila at marangal na layon ay kailanganon ka ng mga tao, kunin ka ng Diyos sa pusod ng dagat. Samantala, dyan ay hindi ka magliliko ng katwiran at hindi mag-uudyok ng kasamaan. Ang iyong kadakilaan ay aming hinahangaan. Lahat ng iyong sakripisyo para sa inang bayan ay aming tatandaan at pangangalagaan. Saludo sa iyo, ikasampung baitang ng Santa Rita, bayani ng ating bayan, Dr. Jose Rizal. Aming papatunayan na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan.